Pinay na nabubuntis sa Qatar. Karamihan pa sa kanila ay household workers. May balitang medalis si Delphin Montenegro. Nagbabala ang poloowa sa mga kababayan sa Qatar kaugnay ng dumaraming kaso ng mga nabubuntis na Pinay na kanilang hinahawakan. Hindi na raw kasi ito dapat ipagwalang bahala ng mga OFW at ng embahada. Ang iba ay dito na rin nanganganak habang naghihintay na matapos ang kanilang kaso. Kinumpirma rin ni Welfare Officer City Jaafar na karamihan sa mga nabubuntis ay puro mga household workers. Siguro may mga time na pwede silang makalabas o pwede silang makakuslit sa amo nila, which I heard na nangyari na noon before. So anything can happen. Meron din namang napapahamak dahil sa maling payo ng ilang mga kababayan. Katulad na lamang ni Elsa, hindi tunay na pangalan. Nakatapos ng kolehiyo at namasukan bilang kasambahay. Humingi siya na release sa kanyang amo at binigyan naman siya para makapagtrabaho sa isang saloon. Pero ang masaklap, niloko lamang siya ng nilipatang employer. Matagal na palang sarado ang saloon kung saan siya mamamasukan dahil patung-patong pala ang kaso nito. Tinulong nila ako doon, hindi ako nakakalabas, ibigyan lang ako ng pera. Alam mo magkano lang yung allowance ko, isang linggo nila ako dadalawin, 10 reals, kakasyahin ko ba yun sa pagkain? Tapos hindi ako nila pinapalabas. Sa hirap na kanyang dinanas, nakakilala siya ng isang Pinoy na may asawa at nag-live-in sila hanggang sa siya ay nabuntis. Pag hindi mo nalalabanan yung kahinaan mo, minsan dumarating sa buhay mo na ganito talagang sasapitin mo. Laking pagsisisi naman ni Daisy, hindi tunay na pangalan, at hindi niya natupad ang kanyang pangako sa kanyang mga magulang. Pumunta po ako dito para magpagsapalaran, para matulungan ang aking pamilya. Tapos ganito pang nangyari. Kumbaga, masakit din. Kasi ako nang inasahan nila sa bahay. Ganun pa man, hindi naman daw siya pababayaan ng boyfriend niyang foreigner na kabunti sa kanya. Kaya may payo si Daisy sa mga kapwa Pinay na nangingibang bansa. Sana huwag tayo magpadamis malo sa ating mga decision o kaya ano. Dapat yung mga ginagawa natin. Kasi mahirap magkamali at saka masuli pang pagsisisi. Nilinaw naman ni Jaafar na maingat sila sa mga kaso ng mga nabubuntis na Pinay, lalo na't maraming sitwasyon na sobrang nasusubukan ang katatagan ng mga kababayan na labanan ng mga kahinaan at kalungkutan. We don't like to blame them, but it's just that siguro it's better na kung pwedeng, you know, we just have to be focused on our goals and objectives in coming here. Nagbabalita sa Middle East, Delphin Montenegro, Doha, Qatar.